Welcome back mga kosa. Pasensya na at natagal lang po tayo ng pag-upload. Naging busy lang po. Pero ngayon ito, nagbabalik na ulit tayo. So para sa ating unang upload, i-review natin ang ating gulong. Bali, magto 2 years na siya. So ito, tingnan natin yung review. So ito na nga mga kosa. Ito na yung gulong natin. After 22 months. 22 months siya, ito yung kinalabasan. So kung makikita nyo mga kosa, ayan, nawala lang yung kintab pero yung kapal nandun pa rin yan mga kosa. Ayan, nakapal pa rin. So sa mga nagtatanong kung sulit ba kung ito yung ipapalit ninyo, well yan, kitang kita nyo naman, sulit na sulit mga kosa. Kung ang pagbabasehan natin is kung gaano mo katagal siya gagamitin, matagal mo siyang gagamitin. So ayan, nawala lang yung pinakakintab pero yung kapal talaga mga kosa nandun pa. So ayan, siguro mga ilang taon pa tatagal nito. So dun sa mga nagtatanong, sa mga tanong naman mga kosa, no? Yung mostly na tanong, nakapit ba? Makapit mga kosa. Ito yung unahan. So, makapit naman siya. So, either dumaan ka sa asfalto, sa simento, makapit naman siya. Okay na okay din sa ano, sa mga rough road. Sa performance mga kosa, napansin ko lang nung ikinabit na ito, talagang ano, medyo nabawasan yung hatak niya kasi ang bigat kasi ng gulong eh. So given na yun, nagpalit ka ng mabigat na gulong, so yung mararamdaman mo na yung na nabawasan ng konti yung bilis mong mag-accelerate, yung bilis ng arangkada mo, mapapansin mo na medyo bumagal. Pero sulit naman, hindi naman natin habol yung ano, yung bilis. Ang habol natin dito is magamit natin ng matagal yung gulong. At saka daan-daan naman tayo magpatakbo, so okay naman yung performance, okay kahit basa yung dadaanan, okay naman siya. So, wag lang siguro madadaan sa mga makikinis na lugar. Kamukha sa mga gasoline station. Pag sa gasoline station, di ba may mga part doon na makinis tapos may pintura, so yun siguro madulas. So iwasan lang natin dumaan siguro sa mga ganoon, or kung madadaan man tayo siguro dahan-dahan lang. So yun na nga ang mga kosa, no? Yan, tapos ano po ba yung mga common na tanong, saan nabili? So sa Takara Tires ko ito yung nabili mga kosa, dito sa Bukawi branch. So search nyo na lang sa FB, Takara Tires, Bukawi. Lulumboy yata yun mga kosa, to be exact. So ito na siya. Nga pala, ito nga pala mga kosa, kung mapapansin ninyo, tanggal yung tire hugger. Kasi nung ikinabit natin itong gulong, meron itong tire hugger, may nakakabit akong tire hugger. So one time kasi nung nilinis ko, tinanggal ko yung tire hugger para linisin. So anong nangyari, napansin ko mga kosa, ito may gumasgas yung tire hugger dito sa pinaka casing. Ayan, gasgas pati ito, gasgas yan, ayan. So ito, kaya hindi ko na ibinalik yung tire hugger kasi baka lalo pang lumala yung gasgas kung patuloy kong gagamitin. So yun lang, nabanggit ko lang mga kosa para dun sa mga gustong gumamit ng tire hugger, at least magkakaroon kayo ng idea, no? Or kung ano naman, may magagawa kayong paraan para hindi magasgasan pero maikakabit nyo yung tire hugger na maayos. So yun, gawin ninyo. So yun lang mga kosa, no? At magbabalik na lang ulit tayo sa pag-upload ng mga videos. So sa ngayon, basta ito yung ano, yung
naging resulta ng gulong natin after 22 months. So, ayan. Saan tatanong anong size? Ito po, 130 over 80 by 12. Ito po yung sa likuran. Tapos sa likuran, sa unahan po ay, ayan o, 120, 80 by 12. So, tapos dun sa mga nakapansin naman, bakit daw parang baligtad yung pagkakakabit? Ayan ang hawak sa akitan niya. Hindi naman baligtad yan. Tama lang po. Kasi kung makikita niyo dito, ayan o. Meron dito ang aro. Ito yung front. Tama, paikot. Yung rear, ito. So, ayan. Yan yung unahan. So, tama lang po yan. Medyo confusing lang tingnan, pero yung sa model ng Pirelli, ganyan yung style nila. Ito naman yung sa likuran. Kung makita nyo yung aro. Ito yung aro. Ayan. Doon kasi nalilito yung iba sa, hindi doon sa aro, kung hindi doon sa design ng gulong. So, siguro mga kosa, di ba kilalang pangalan naman tong Pirelli. Hindi naman siguro sila maglalagay ng maling sign or maling information sa gulong nila. So, kung ano yung nakalagay dyan, yun ang design talaga ng gulong. So, confusing lang yung design. Akala nila nung nakakita, iba, sabi niya baligtad. So, hindi naman, kasi kung susundin mo talaga yung arrow, yung indication sa gulong mismo, tama naman. So, yun lang mga kosa, no? Ride safe lang tayo palagi at hanggang sa susunod na lang ulit. Bali magtutuloy-tuloy na ulit ako ng pag-upload. So abang-abang na lang. Salamat sa mga subscribers na nadadagdag kahit pa isa-isa. So nung tumigil ako hanggang magsimula ako ngayon, medyo marami din yung nadagdag pa isa-isa. So maraming salamat dun sa mga nakakapansin, sa mga nagtitiwala at sa mga naniniwala. Maraming salamat. Sige, ride safe lang tayo palagi mga kosa. Ciao.